Hey, welcome back mga kalapatids dito sa Tads Love TV. So ngayon ay bagong video na naman ang aking ibabahagi sa inyo na mahalaga para sa ating mga newbie o di kaya yung mga veteran na mga fancier para mas lalong ma-organize natin ang ating mga alagang ibon, ang pedigree, ang mga race results at iba pa. So tara na! So ayan na nga mga kalapatids, ang aking tinutukoy ay ang Pigeon Planner. So ano ba ang Pigeon Planner? Ito ay isang software na kung saan ay maaari natin ma-organize ang ating mga alagang ibon, makagawa tayo ng pedigree, at sa ganun ay mas malaman natin kung ano ba talaga ang linyada ng ibon na yan, ano ba ang pinanggalingan. So isa rin ito sa mga, isa rin purpose ng Pigeon Planner ay ang pag-trace or pag-track ng mga race results. Okay, na malaman natin kung anong linyada ng ibon ang mas wagi sa north, anong linyada ng ibon ang para sa south. So, ang main purpose ng video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano ito ma-download gamit ang Windows at sa cellphone naman or sa mga Android phone ay pwede rin natin itong ma-download. So, ngayon, ang purpose is paano ito i-download. Sa next video naman ay paano ito gamitin. So, tara! So, ang pag-download ng Pigeon Planner. So, meron akong video rito. Parang tutorial video na rin ito mga kalapatid. So, kung bago pa kayo sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. So, ang ating gagamitin ay browser. So, Google Chrome. Pwede rin Mozilla Firefox at iba pa. So, sa Google, type lang natin Pigeon Planner. Okay, so, may lalabas dyan na Pigeon Planner Home. So, click natin yan mga kalapatids. Then, merong download now. So, click natin download now. So, click natin ang Windows. Then, merong installer. So, sa Windows, may nakalagay na installer. Then, isa na yung mag-downloads mga kalapatid. So, antay-antay lang tayo ng ilang saglit. So, pagkatapos natin yung i-download mga kalapatid, ay pwede na natin yung install sa ating mga laptops o di kaya personal computers. So, tapos na mga kalapatids. So, click natin para ma-open at ma-install natin ang software na yan. So, may dialog box or may setup box na lalabas. So, antay-antay lang tayo mga kalapatid. So, eto na. Okay. So, language. Then license agreement. So, next lang mga kalapatids. Then, lastly, install. So, usan na yung mag-extract ng mga files. So, mahalaga itong application nito mga kalapatids. Sa ganun ay, makip natin or keep natin ng records ng ating mga alagang ibon. Pagkatapos niyan, ay finish. Then, automatic na yan na mag-launch or mag-open. So, kung titingnan natin sa ating desktop ay, nandyan na ang Pigeon Planner. Sa ibaba na Microsoft PowerPoint. Okay. So, antay-antay lang tayo ng ilang seconds. So, yan na mga kalapatids. Na-open na ang ating Pigeon Planner. So, yan ang user interface ng Pigeon Planner, mga kalapatids. So, ipapakita ko sa inyo ang user interface, pero
kung paano ito gamitin ay sa susunod video na. The main purpose or ang main purpose ng ating video ngayon ay kung paano lamang ito i-download gamit ang Google Chrome or ang browser. So, yan ang ilan sa mga features. Pwede tayong mag-add ng mga information, mag-add ng mga kalapati, mag-add ng pangalan ng kalapati, anong kulay, ang handle or cock, kung ano or kung anong kalapati ang kanyang nanay, ang kanyang tatay. So, basic na mga information na pwede nating gamitin para sa ating mga alagang ibon. So, yan lang muna ang user interface para sa Pigeon Planner sa Windows, mga kalapatids. So, ngayon naman ay kung paano ito i-download gamit ang Android. So, first, punta lang tayo ng Play Store. Search Pigeon Planner. So, sa Android naman, maraming applications tayong makikita gamit ang Play Store. Then, click natin ang MyLoft. So, ito ang aking in-install sa aking Android phone. So, click install. Wait lang tayo mga kalapatids ng ilang seconds or 1 minute siguro para ma-install ang application. Okay. So, mahalaga din ito mga kalapatids, lalong-lalo na karamihan sa atin ay mas prefer na gamitin ang Android phone kaysa naman mga laptops at mga personal computers. So, meron tayong option kung paano din ito i-download. Okay, so installing na siya mga kalapatids. So, tapos na. So, click natin ang open. Wait lang tayo ng ilang segundo para ma-open ang application. Okay, so ayan na mga kalapatids. So, open na siya. So, just click the arrow para mag-next. And then lastly ay yung check the button. So, ayan na mga kalapatid. So, yan ang user interface naman. So, pwede mag-add ng pair, mag-add ng pigeon. So, sa pag-add ng pigeon, pwede tayo mag-select father, select mother. At sa ganun ay malaman natin ang linyada o yung bloodline talaga ng ating ibon para hindi tayo mawala. Okay, so yan ang interface na Pigeon Planner gamit ang Android phone or pag naka-install na sa Android phone. So, ring ID. So, meron mga basic information. So, sa next video ay ipapakita ko rin kung paano yan gamitin. Okay, so ngayon, ang main purpose ng ating video ay ang pag-download gamit ang PC, laptops, at saka gamit din ang Android phone. So, yan lang muna ang ating main goal ngayon sa ating video mga kalapatid. So, I think meron or I hope meron kayong natutunan kung paano i-install or i-download ang mga applications na ito gamit ang Pigeon Planner or sa pamamagitan ng Pigeon Planner. So, maraming salamat mga kalapatids. Ngayon ay shout out naman mga kalapatids. Shout out kay Buens Love. Shout out din kay Desma Love TV. Paki-support ng kanyang channel. Shout out kay Miguel Love TV. Shout out din sa Facebook ni Alric Roque at ni Pilapi Love. Paki-support din sa kanyang channel.